mga karagrag, welcome back to my vlog. Isang napakagandang tanghali sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. Na-late o vlog si Kuragan, mga karagrag. Wala pa ko'y pamahaw. Magtakang pa ko'y nilungag. Sobrang busy ako ngayon kasi nga Friday at bukas magdi-day off ako. So mag-uwag-uwag si Kuragan. Kaya kailangan kong tapusin yung general cleaning ko sa araw na to. Kaya na-late o vlog si Kuragan. So ngayon, habang nag-multitasking si Kuragan, ito na yung mga latest na pinag-uusapan ngayon sa social media. Tiram kay ng ano, tiram kay ng channel, no? Dire rata na buhay sa ng channel para sa ating Lamon program next month sa Davao. O, doon mapupunta yung kikitain ko sa buwan na to para sa ating 50 na kababayan sa Davao. Kaya please, don't skip ads, mga karag-karag. So, kung chismosa ka na gaya ko, kung gusto mo na mga latest na mga ganap sa social media na talagang tinaratatat na mga ano din, netizen, pasok ka dito sa channel ko. Di ba? Papa good vibes lang. So, ito na nga. Manipulasyon. Ay! So, marami mga netizen ang nagpalitan ng opinion at kuro-kuro sa social media kung sino nga ba ang gagawa ng evening gown na gagamitin ni Beatrice Gomez. O, diba, pati evening gown, pinoproblema pa ng mga netizen. Parang, ang daming ganap na mga netizen sa buhay ng isang kandidata na lalaban sa international stage. Of course naman, pambato natin yan. Dapat alam, dapat busisiin din natin bilang mga beauty pageant lover ba. Dapat alamin natin kung sino yung ano talaga swak na maging ano, designer ng gown na susuotin ni Beatrice Gomez, diba? Para naman, ano, parang maging ano tayo, kampante na hindi tayo kabado na baka mangyari ulit yung nangyari last year, baka mangyari yung nangyari pa sa mga ibang kandidata natin sa Miss Universe na lumalaban noon. At kaya ngayon, medyo talaga kalmado ang team ni Beatrice Gomez. Wala masyadong pasabog na nakikita natin. Kahapon lang lumabas yung ano nila, guesting nila sa Magandang Buhay, na kung saan ang ganda ni Beatrice Gomez, mga karag-karag, sa kanyang palok. Aminin natin sa hindi, gigil ako sa mata ni Bia. Ang ganda ng mata ni Bia, no? Yung ano ba, yung nang ano ba, yung nangungusap ba na, yung pag-anon, yung titig, sa itawag ana, Kaya yun na, so maraming mga spekulasyon na sa social media na naglabasa na baka daw si Amato na naman ang gagawa ng evening gown ni Beatrice Gomez. At alam naman natin na si Amato ang gumawa ng kanyang winning gown sa kanyang Miss Universe Philippines 2021 journey, na kung saan tinanghali din siyang best gown, mga karag-karag, ang kanyang blue gown. At so sabi ng mga ibang netizen, sana nga daw si Michael Cinco yung gagawa ng gown ni Beatrice Gomez, or di kaya si Leo Almudal. At marami pa sila mga sinasabi, mga fast mga designer na gagawa sa gown ni Beatrice Gomez. Pero hanggang ano lang talaga tayo, komento lang talaga tayo sa social media na kung sino yung paborito nating designer na gagawa sa gown ni Bia. At ang masusunod pa rin talaga na desisyon ay ang Miss Universe Philippines organization, kung sino yung ano nila, kukunin nilang designer, diba? So sana lang, no, kung si Amato man ulit yung gagawa ng gown ni Beatrice Gomez, sana hindi yung balot na balot gaya nung kay Rabia Mateo last year na medyo ang bigat tingnan sa katawan kasi hindi naman masyadong katangkaran si Rabia. Sana, alam natin nga, matangkad si Bia, sana maiba yung design ba ng ano, gawa ni Amato na hindi balot na balot talaga si Bia, para mag-stand out yung katawan ni Bia, yung tangkad ni Bia. Tapos yun, at sana mag-update yung ano, kulay, yung parang mabigla ka ba, wow, yung kakaiba ba, para nung ganun kay Katrina Gray na bigla tayong binulaga sa kanyang lava gown. Sana yung gown na gagawin nila kay Beatrice Gomez, yung bang uy, yun yung aasahan ko talaga, mga karag-karag. Kasi alam natin sa taong to, hindi madali ang maging journey ni Beatrice Gomez, dahil ang daming malalakas na mga kalaban niya. Alam natin yan at nakikita natin yan sa kanila, sa mga face lang, sa mga background ng mga kalaban ni Beatrice Gomez, sa kanila mga preparation, di ba? At sa kanilang ano na ngayon, paghahanda, preparation, paghahanda, Kuragan, parihara, wala na, nabuang na si Kuragan. Kaya yun, so sa tingin nyo, mga karag-karag, sino kaya ang magiging magiging evening gown designer ni Beatrice Gomez sa darating na laban niya sa 70 edition sa Miss Universe 2021
2021 ngayong December sa Israel. Pabor ba kayo na si Amato ulit ang gagawa ng gown ni Beatrice Gomez? Yan yung ano natin, magpalitan tayo ng opinion at kuro-kuro at ano sa tingin nyo ang ano kaya the best na kulay ng gown na susuotin ni Beatrice Gomez para mag-stand out siya sa Miss Universe stage ngayong December. Thank you for watching mga karag-karag. Have a good day sa inyong lahat. Maglumag na dyan si Kurgan kay gakotoy na dyan akong tiyan. Ambot lang. Lipong-lipong na pong ko ba. And bye-bye!